si Adam din, sobrang saya niya. So, makakasama na nila yung lolo nila. So, he will stay here 5 years. Show them your hair. Alam niyo, kapag may problema ka, nakatunga nga ka lang, nag-iisip ka. Pag in-edit ko to, iyak na naman ako. Kara, pursuit! Sabi ko sa kanya, magsalita na siya. Sabi lang niya, yeah! Are you happier downstairs? Mm. Yeah, I know. Hi! Let's go to Tatang's room. Come here, Kara! Yung kwarto ni Tatang, ayan. Nilagay muna namin yung mga abubot namin dyan. Uy, nakakaganda din. Ang ganda naman. I love the lightning. Look at me, it's so beautiful eh. Kanina pa dumadaldal yung bata na yan. Ay, Kara, daldal na yan, baby ko. Hi! Yeah. So, yan, ano ko na yan na tawag dito? Mapipick up na yan mamaya. Ay, bukas pala. From 1 to 6. So, pipick up ni na kuyang mga yan para lumipad na siya sa Pilipinas. Para before December, ma-receive na nila. Hopefully. I think 4 weeks lang, di ba? I don't know, 4 to 6 weeks. But whatever. Kailangan ma-receive nila kasi nandun yung na-fix ko na phone. Kailangan ni Tatang nadalhin yun kapag nag-travel siya. So, yes, kung nakita nyo dun sa last vlog, na-approve po si tatay sa kanyang super visa. So, ayan, hindi ako, syempre, masaya kami lahat. Especially si daddy. Sobrang saya niya. Si Daddy Calvin. So, and then si Adam din. Sobrang saya niya. So, makakasama na nila yung lolo nila. So, he will stay here 5 years. And then maybe before 5 years, merong another blessed... hindi ko pa siya masabi kasi next time ko na lang siya i-share sa inyo. So, but it's another blessing na dumating sa amin. I'll share it with you kapag ready na. Kapag ready na kami. For the meantime, ito muna yung i-share namin sa inyo yung supervisor ni Tata. Na-approve na siya. So, around January, tinanong ko siya kanina, sabi niya, sa January na lang. So, any date in January, so, dun namin siya ipapalipad. Papalipa rin, papunta dito. Kasi babalik ako ng trabaho around February, first week of February or second week. So, yes, ayoko na nga bumalik ng trabaho. Kasi nag-enjoy ako dito sa pag-alaga dito sa mga chikiting. Ewan ko. Feel na feel ko yung pagiging nanay, you know. Something like that. Ilang araw ako hindi nag-vlog kasi nga sobrang overjoyed. Sabi ko overwhelmed, pero sabi ni daddy overjoyed daw yun, hindi daw overwhelmed. So, kaya inano ko muna yung sarili ko. Dire-relax ko yung sarili ko para makapag-vlog ako ng maayos. So, yeah. After 1 week nakapag-vlog, heto na yung vlog. So, yeah. Ayan si Kara, as you can see. Sige! Wow! Ang umaba na yung ano niya, yung buhok niya. Nag-ano na siya, gibberish na siya. Nag-i-start na siyang mag-ano. Magsalita yung makipag-communicate using her mouth. Something like that. Pero hindi pa siya nagsasabi. Hindi pa niya, never pa niya sinabi yung mama. But she tried to say, hey. Last time na tinuturo ko. So, yeah. Show them your hair. Ipitin natin yung buhok mo, ha? Ikaw talaga? Buka lang dito. Ikaw talaga? Do you wanna tell them what happened to you? Nahulog siya sa hagdanan. Lumingon lang ako ng sandaling-sandali lang. Ayun, nahulog. Kanina pa ako natutunga nga dito. Alam mo kapag hindi ka makapaniwala, mas natutunga nga ka. Alam mo yung kapag may problema ka, nakatunga nga ka lang, nag-iisip ka. Ako naman, natutunga nga, nag-iisip, hindi ako makapaniwala na nagawa ko siya. Yung alam mo yung maluwa-luwa ka, sa sulok ka ng bahay pumunta. Pag in-edit ko to, iyak na naman ako. Kara! Pursuit! Halika dito, dali. Manood ka. Pinapatakbo ng takbo to. Sana hindi siya napilay. Nandun siya sa tatlong palapag. Talagang lumingon lang ako. May tinignan lang ako sa kwarto. Kasi mabilis na mabilis. Kasi marunong na siya bumabamagsay pero patalikod. Ngayon, naging confident ako. Kala ko hindi siya maano. Pero ayun, nahulog siya. Pero hindi naman siya umiyak.
Kaya lang namumula yung legs niya tsaka yung sa ribs niya. Sana hindi siya napilay. Kara, wag yan! Hey, you need to go grab your blanket, Kara. Wala si, ano, si Calvin tsaka si Adam. Nag-taekwondo si Adam. Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man? Sabi ko sa kanya, magsalita na siya. Sabi lang niya, eh! Ganun lang siya. Pero pag may gusto to, tinatapik-tapik ako. It's either nagpupo siya o gusto na niya kumain. Lalo na pag tanghali yan, Diyos ko, ang dami niya kinain na kanin at baboy kanina. Ah, pakatakaw na bata. Walang kasilan-silan sa pagkain. Pero ano na siya, aware na siya sa susubo niya, gumagano siya. Tinitingnan niya yung kinakain niya. Pag alam-alam niyang iba, first time niyang natikman. Gumagano siya. No, something like that. Tapos, nananabunot siya. Gusto niya yung buhok ko. Makahatak pa man din ng buhok. Pag nahuli ko, sana naka-on yung ano, camera. Sana mahuli ko at makita niya. Nalulobat na tong ano, camera. Parang yung kokomelo na yan ang ingay-ingay. Shut up. Shut up. Lower your voice. Pag to namatay, continue tomorrow, okay? Hindi pa ako naka-edit ng video. No, syempre-syempre. Dahil sa mga pangyayari, lately, I was overjoyed. Because of the overjoy. Overjoy! Diba meron ka tang ganun? Yan, hindi ako na... Imbis na dapat ma-motivate pa ako na mag-edit sa sobrang kasayahan. Tsaka mapag-edit. Minsan nakatutok lang ako sa monitor ng computer. Wala akong ginagawa. Puro TikTok. Naman TikTok na ko. Minsan pinapaiyak ako, tapos pinapakawa ako. Nainis ako eh. Bukas na lang mamamatay na to. Ah. It's so lamig-lamig outside niya. So malamig, so malamig. Tomorrow. So beautiful. What you doing? Are you happy you're downstairs? Mm. Yeah, I know. Hi. Don't. Walang pasok si kuya. Say hello. No, you are not playing right now. You just play your Switch. So you are not playing right now. So nandito lang kami sa basement at I'm very lazy. Pinilit ko lang kuhanin tong camera na to para makapag-vlog ako. Kasi, kailan ba ako yung nag-vlog? Nung Monday, nung nire-ready ko yung box. Yun. O diba, ang tagal? Minsan hindi ko na naano yung ano yung date eh. Kaya hindi ko na nilalagay. Oh my gosh. Ay. Hello! Ano tinitignan mo dyan? Ha? Huh? Oh, lalalala, nakabukas yung washroom. Kuya, did you use the washroom here? Adam? Did you use the washroom? Did you use? Then why is it open? Let's go to Tatang's room. Come here, Kara. Yung kwarto ni Tatang, ayan. Nilagay muna namin yung mga abubot namin dyan. Kara, tignan mo naman to. Hanggang ngayon, hindi pa namin nahang yan. Oh, ganda naman yan, no? Oh, para mga artista, no? Oh, di ba? Nilagay muna namin yan dyan. Oh, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapag-gym. Lang yang yan, pisti. Hoy, Kara! Bahala ka dito sa kwarto ni Dada. Alika dito. Ito yung kwarto ni Dada. Napakaganda ng ano, ng temperatura dito. Uy, nakakaganda din. Ang ganda naman. I love the lightning. Look at me, it's so beautiful eh. Kara! So, update ko lang kayo dun sa Supervisa approval ni Tatang. Yes, na-approve po si Tatang. And currently, right now, tinatrack ko kung nasaan yung passport kasi ni-request yung passport niya para for stamping. So, right now, nandoon na sa IRCC, pinadala na ulit, binalik na sa VFS Global. Sa VFS Global, doon siya nagpa-biometric. And then, doon din namin pinadala yung passport ni Tatang. And then, we just had to buy the manager's check para bayaran yung carrier para ipadala sa amin. So, para hindi na mag-travel si Tatang sa Manila. Para mas madali. So, iba na kasi ngayon. So, ginagawa na nilang more on online na din. So, napaka-convenient niya. Pero yun nga lang, yung biometric at saka medical, yun lang yung hindi online. Well, pagbubok, yes. Pero kailangan pumunta ka doon sa Makati. Kasi sa Pampanga kami, so mas malapit kami doon. So, yeah, natrack ko siya. Nandoon na sa, ano, pabalik na siya sa VFS. So, hindi ko alam kung kailan nila ipapadala sa Pampanga. So, maybe, I don't know kung nag-aano sila ng weekend. So, maybe mga Monday na yon. Kapag dumating na yung visa ni Tatang, hinintay lang namin, magbubok na kami ng ticket ni Tatang. So, tumitingin-tingin muna kami. So, tsaka hinintay ko yung hudyat ni Daddy kasi syempre,
binabudget namin yung mga yung ano namin yung mga gastusin namin dahil napakadaming gastusin and syempre siya yung nagtatrabaho, 'di ba? So hinahayaan ko siya. Pero nagtingin-tingin kami, napakamura pala ng mga ticket, no, bago ano, bago December tsaka after, I mean bago mag-Christmas and after Christmas, napakamura. Philippine Airline. Kasi sabi ni tatang ko pwede daw January. So tinignan namin, lahat ng mga ticket napakamahal. And kapag tinitingnan namin yung Philippine Airlines, yung booking nila, yung mga prices nila, nasa US dollars. O syempre, mas malaking US kaysa sa Canadian. So kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, okay lang ba kung pumunta siya after Christmas para, you know. So pumayag naman siya, so... Kasi nung sinundok si Adam sa Philippines, pabalik dito, ayun, nagustuhan ko yung Philippine Airlines, na gusto ko siya. Kaya lang nga, na-stranded ako sa Vancouver, so I had to wait one day kasi nasira yung makina nung aeroplano. So, yeah, ay, Princesa! Hello! Gustong-gusto niya dito sa ano, sa basement, tsaka sa loft. Nagtitingin-tingin, ha? Uy! What are you doing? Yeah? Where are you going? Yeah? Umaakyat na siya. Nilihis ko yung, inayos ko yung kulay blue na chair. Inano ko talaga sila kasi marunong na siya umakyat. Ang tawag dito? Adam, she's fine. No, she got the bird. I know she's fine. I see her playing with that. It's okay, leave her. It's okay, buddy. She loves it. Can you give it to her, please? Sure. Thank you. She breaks it, so. No, she's not gonna break it. She's not that strong, buddy. So yeah, so hopefully bandang after Christmas doon na siya ano. Siguro mga we're aiming for yung December 26. Kaya lang December 26. Oh yeah, December 26. So makakarating siya dito ng nakikita ko dun sa mga plane ticket, ano lang siya, 15 hours flight lang siya. Sabi ko bakit ang konti? Tapos yung layover mga 2 hours lang. So kaya nagustuhan din namin yung Philippine Airlines. So at saka para makasama ni tatang yung mga halos na makita yung mga Filipino, ganun. Para i-assist naman siya kasi senior siya, 'di ba? Pero mas maganda yung ano pag may nakakilala kang Filipino din para hindi siya mainip din, 'di ba? So yeah, excited na kami. Dito siya hihiga. Dito muna siya mag-aano. Mag-i-stay. Gumawa ni Daddy, gawa daw ako ng listahan para kay tatang, para pagdating niya dito, syempre winter dito pag dumating siya. Sabi niya, kailangan natin bilhin siya ng jacket, ng coat, tsaka yung sapatos nga. Ayun, at least, pag dumating siya dito, nakabakasyon si Adam, so magkakasama sila. And then, pag bumalik na siya dito kasi, yung trabaho ko, humihingi na ng sulat sa akin na kung kailan ako babalik. Actually, babalik ako, nakaschedule akong bumalik ng February 6. Maraming yung mga kasamahan ko doon sa opisina, sabi nila, kailan babalik ang asawa mo, sabi nila kay Calvin. Kasi yung mga temporary na nagka-cover sa shift ko, ayaw nila, ang tawag dito, basta. Kasi kahit sa harapan ako, yung trabaho ko, multitasking po siya. So marami, makikita mong parang paisi-isi lang, nakaupo ka lang, pero hindi. Sa loob ng computer, marami akong ginagawa. Minsan, tinutulungan ko yung ibang mga coworker ko, kahit iba yung position nila, lalo na pag nag-holiday sila. Natatapos ko naman kagad yung trabaho ko, kaya I don't mind. Natulungan sila. Para magkaroon ka na rin ng magandang relasyon sa kanila, di ba? Hey! What are you doing? Ha? Kara! Kara, Kara, Kara! Ayan, so... Pero currently, right now, inaayos yung... inaasikaso yung birth certificate ng nanay ko sa PSA or dati tinatawag natin yun, so na-affix na siya. So, she just have to grab local. Si local birth certificate galing sa province niya dahil kailangan niya yon. Yeah, there you go. Are you gonna look? Yee-hee! This is Dad's bed. Well, this was our bed before. Wait. Hello. It's your last day of swimming tomorrow. Last day na ng swimming ni Adam at saka ni Cara bukas. And then after that, magpapahinga muna sila dahil winter, diba? So baka bandang February or March, babalik sila ng swimming. So hopefully, mapasa ni Adam. Si Karen, hindi kami nag-work kasi maliit pa lang siya. Pero gusto namin maano siya sa tubig. Ulululul, mababang mag-isa. Ulo. Whoa. Hindi ka na makakakit niyan. Nag-aaral lang siyang bumaba. At umakyat-akyat. And then, matuturok bukas si Kara. Dahil nga, tapos na kami sa flu shots namin. Si Kara naman. Oh. Yeah, where are you? Where are you? Hello! Dandang ka.
Wag yan, girl. Sarap naman. Ang sarap ng matulog dito. Ang sarap ng ano. Oh, my. Oh, ang sarap. Dito ako matulog mamaya. Dito ako magnanap pag natutulog siya. Alam, umakyat ka. Umakyat ka. Alalala. Nananana. Ay. Ala, naulog sa paa mo. Ay, no, naulog sa paa. Ay! Nasira mo na yan. Wala, nasira nyo. Thank you. No, she's not gonna break it. Kara! Nasira nyo. Kara naman. Sabi ko pa naman kay Adam, hindi niya masisira. Nasira naman niya. Oh, paborito ko yung mga to eh. Galing ito sa ano, sa struct tube. Nung ano, hey! Nung bago-bago pa lang kami dito sa bahay. You broke that. You're not getting the birds anymore. No. You broke it. Wait, what? Yeah, it's okay. You broke it. Was that a yellow bird? Yes. Kina mo, hindi pa kami tapos. So, hindi pa namin. Ewan ko kay Daddy. Sabi niya, oh, next week, lalagay ko yung mga frames. Wala! Ano na, magpa-4 months na. Wala pa din. Pagod kasi siya. Lagi siyang nagtatrabaho. Tingnan niyo naman si Caro. Oh, kagandang babae na yan, no? Parang ako. Sasarado mo yan? Sasarado mo yan? Ay, nako. Dali. Doon na. Ikaw, ah. Sinira mo yung si Yellow Bird, si Tweety Bird. Huwag naman yan. Ah. Balik ka na doon. Ayan yung mga laruan niya na hindi na niya gaanong nilalaro. Oh, ano gagawin natin dyan? I-keep natin yan para dun sa future pamangkin ko na babae dun sa bayo ko. Bibigyan namin. Para hindi na sila ano, bumili-bili. Kara, I'm here. I'm right here, okay? Mommy's relaxing because mommy is lazy. Natutulala ako. Wala akong alam masabihin. Ay, nako. Mamaya na lang kung mag-vlog ka. Natutulala ako kasi iniisip ko yung paano to, ganyan, pak, ganun. Ang dami kong iniisip. Overjoyed. Sabi nga ni Daddy, overjoyed, not overwhelmed. O later na lang.